So guys, simulan na natin ang eyeglass transition effects. So bago ko simulan to, explain ko lang kung anong kailangan yung video. So ang kailangan natin na video is yung may sunglass yung subject natin. So ito, minimal movement lang yung sa video, no? Yung iba kasi guys, ginagawa nila to sa Fusion tab. Medyo komplikado sa Fusion at hindi pa kaya ng ibang mga nag-e-edit. So dito muna tayo sa edit tab gawin tong tutorial na to. So ang first step, click ko to, then right click, hanapin ko yung retime controls, kasi ipi-freeze frame na lang natin yung dulo ng video kung saan siya magta-transition. Siguro dito, then click ko to, hanapin ko yung freeze frame. So yung red na to, ito yung freeze frame. So kakat natin yan, control B, then click ulit to control R para makita ko lang yung guideline. Then kakat ko siya ulit dito, control B. Then select ko to control R para mawala yung option. Then di-delete ko na to. Then yung second video natin, ilalagay ko lang sa baba. So punta na tayo ng color tab. Magmamask lang tayo dito ng konti. Click natin tong naka-freeze frame. Yan, hindi na siya gumagalaw para mas madali siyang i-mask. So punta tayo sa window, then hanapin natin itong circle mask kung nakikita nyo. So alisin ko lang itong, kasi naka ano yan, naka color grade, para magmatch siya dito sa kulay na to. So i-adjust ko lang yung zoom in, yung scroll ng mouse natin. Ayan, pag gusto nyo i-hold, hold nyo lang yung scroll ng mouse para ma ano natin siya. Then adjust lang natin to. Adjust natin hanggang size ng sunglass. So adjust ko lang din ganyan, then lalagay ko siyang konti. Yan. Adjust lang guys kung sakto siya sa. Then adjust natin tong pula, ito yung out niya. Then ayan. So balik ko na to. Then right click dito, then add alpha output. So magki-create siya ng blue rito. Kukunik natin yung blue na to dito. So ayan. So kailangan nating invert 'yan. Punta ulit dito sa window, then dito sa circle. Click natin tong invert. So ayan, naka-invert na 'yan. Kung gusto niyo mawala tong ano, off lang natin dito. So ayan, bilog na bilog siya. I-adjust na lang natin dito sa softness. Maglagay lang tayo ng konting softness para hindi siya ganong natatas yung size niya. Late natin konti siguro. Yan. Adjust lang dito yung soft edge. Size. Yan. Hindi na siya lata. So balik na tayo ng edit tab. So sa edit tab, click natin to, gagamit tayo ng dynamic zoom. So punta tayo ng inspector, then hanapin natin yung dynamic zoom ito. Click lang tong icon na to. Yan. Then punta tayo dito sa gitna, dito sa drop down. Click lang to, then hanapin natin dynamic zoom. Click lang natin, then lalabas to. So dalawa yung square dyan, yung red tsaka green. So yung red, yun yung simula nung mag zoom in. Then yung green, yun yung output natin. So ililitan natin tong red. Then lagay natin siya sa mismong mata. Sa mismong eyeglass. Then ito adjust natin sa size ng video natin. So ayan. Then click ko lang to para mawala yung 9. Then ano ko na siya. So pwede natin pagandahin yan. Click lang, punta ng inspector dito sa dynamic. Palitan natin siya ng ease in. Para bumili siyang konti. So yun, pagandahin pa natin. Napunta tayo ng effects library. Sa video transition, lagay natin siya ng cross dissolve. Lagay lang natin siya mismo dito sa video. Adjust ko lang, then bawasan ko konti itong cross dissolve para hindi siya ganong. Apply natin ngayon. So yun,
Pwede pa natin lagyan ng effects yan, yung zoom blur effects. Ito tayo ng effects library, dito sa effects, lagyan muna natin siya ng adjustment clip. Lagyan natin siya dito sa dulo, taas ng video. Then sa open effects, then hanapin natin zoom blur. Then lagay lang natin siya mismo dito sa adjustment clip. Nakikita nyo, nag-blurred na yan. Click natin itong adjustment clip natin. Punta tayo ng inspector. Hanapin natin itong effects. So dito sa effects, ma-adjust na natin yung zoom. Adjust natin sa mismong bilog. Then ito yung option niya kung gusto nyo lakasan yung zoom. So i-keyframe na lang natin yan para unti-unti siya nag-blurred. So itong playback, lagay natin siya sa dulo, then click natin to, then dito sa gitna, doon natin siya lakasan. Automatic keyframe na yan guys, anin lang natin dito, blurred lang natin siya, then hanggang sa, yan okay na siguro yun. So yan, lagyan natin siya ng sound effects, siguro yung standard whoosh. Timing lang natin kung saan siya mag-adjust. Siguro dito. Then, tingnan natin yan. Yun. So, may eyeglass transition effects na tayo. So, salamat guys. Sana may natutunan kayo sa video na to. At huwag kalimutan ni like ang video at mag-subscribe. So, kita-kita tayo sa susunod na video.